Hi guys, good evening sa inyo at meron tayong breaking news na narinig tungkol dito kay MWC. So, i-discuss po natin kung anong possible na mangyari sa ating next trading day opening sa January 2, 2020. So, akala natin nung last trading days, nag-recover na ang mga prices nitong ating mga water concessionaires kasi medyo maganda nga po yung kanilang price movement. So, si MWC umangat na ang kanyang price mula sa kanyang low point ng up to 103%. So, nag-recover na po siya. Si MPI naman, tignan natin yung nangyari sa kanya. So, from the lowest point na 2.7, nag-recover na siya ng more than 29%. So, ganun din si DMC po. Nakita natin nung nakaraan, umangat na rin yung kanyang mga prices. So, ang dami na po sa kanila ang maganda na yung pinuntahan kasi nga po, ayan, si DMC is 31.88%. Kasi nga po, ang last news na natanggap natin is magkakaroon ng announcement or discussion sa government at sa ating mga water concessionaires sa January 6, 2020. Pero, ngayong araw na to, merong news na kumalat na yung speech ni President Duterte sa indigenous people sa North Cotabato. Galit na naman po siya sa ating mga water concessionaire. So dito, merong accuse si President Duterte ng syndicated estafa nga dito sa mga Ayala saka Pangilinan dahil sa pagkakaintindi niya, merong manipulation na nangyari sa ating mga water concessionaires nung minsang mawalan ng tubig pero pinaimbestigahan niya nga po sa ating mga military intelligence at napag-alaman na meron naman talagang tubig pa at after nga niyang magalit, biglang nagkaroon ng tubig sa Maynila. So, galit na naman po si President Duterte at nabanggit niya sa kanyang speech sa video na to na ayon sa kanya, walang mangyayaring usapan sa pagitan ng government at mga water concessionaires. So, mukhang naghahanap siya ng butas na pwede niyang ibalik sa ating mga water concessionaires. So, dahil sa galit na galit siya sa mga water concessionaires, merong news galing sa Manila Bulletin na nag-agree na sa Kaliwa Dam Project itong si Duterte. So, magkakaroon ng bagong source ng water. Ang construction ng dam na to is in combination with China-funded New Centennial Water Source sa Kaliwa Dam. Ayan. So, yan po yung kumakalat na balita na sa ngayon. So, sa video na to, alamin po natin in full detail kung ano yung kanyang mga sinabi sa ating mga water concessionaires at ano po yung kanyang opinion. So, panoorin po natin na maigi to para alam po natin yung next na pwedeng mangyari sa prices ng ating mga water concessionaires. Si Ayala pati si Pangilinan. Pag nagkamali yung gagong yan, ipakukulong ko talaga sila. Kita mo, baski anong insulto ko, hindi na sumasagot. Sigurado, swak sila. Syndicated staffa. Alam mo ginawa ng mga ulol? Water distributor lang itong mga buang na ito. Na yung pinakamayaman at akala mo sila yung may-ari ng tubig. Kaya doon sa kontrata, sila lang ang pwedeng mag-increase, hindi ang gobyerno. We surrendered sovereignty on that. Because sa kurag kontrata binigyan niya, ang tubig is just a commodity. It is not a part of the natural resource of the country, which is really a crooked way of interpreting a constitution. Nandoon yan. Tapos kanilang corporate tax, instead of giving it to government, ipasa nila sa consumers. Tapos, since 1997, may kolekta sila sa billing kayong taga-Maynila. Environment enhancement. Kuno. Ano yan? Water treatment.
facility na ilagay nila dyan sa tabi ng Harrison, dyan banda. Hanggang ngayon, wala. Sige sila kolekta. Trilyon na yun, 1997 until now. Walang water treatment. Ngayon, pag malugi sila na sa kontrata, bayaran natin sila. Lalo na kung madelay ang increase na gusto nila. E-election dumaan, dalawa. Siyempre, yung mga presidente, sinasabi yung regulator, huwag muna kayo magalit yung tao. In the meantime, sabi nila, napigilan, they incurred losses. And we have to pay. Sabi nila, pag nalugi sila, na hindi daw nila kasalanan. Yung una nilang lugi, nabayaran, 3 billion. Sa panahon, sabi ko, tell them, this is a fucking contract. I will not pay. On the other hand, habulin ko sila. Eh, abogado ako, isang tingin ko lang, sabi ko, mali dito. And if you lawyers, pag may kopya kayo, if you put it side by side with the anti-graft and corrupt practices, it's Republic Act 3019. Tignan mo doon. Lahat ng sinasabi ng anti-graft pinagbabawal nandoon sa kontrata. Ganun ang ito, last chat ko ito sa buhay ko. Hindi ko talaga ito pakulaan. Maraming kanina, sige na sila. Kasama ko sa cabinet. Sabi nila, mag-ano daw, negotiate. Sabi ko, there is nothing to negotiate a contract that is null and void from the very beginning. Ayan guys, so nakita nyo naman dun sa dulo ng ating video na hindi maganda yung naririnig natin galing kay Mr. President Duterte, at sinasabi nga niya yung contract between the government and these water concessionaires are null and void. So yung negotiation na ini-expect natin pagdating ng January 6, mukhang hindi maganda ang kanyang patutungan based sa statement po ng ating president. Tapos merong news na lumabas galing sa Manila Times na imi-maintain ng president yung kanyang pressure sa ating mga water firms. So meron pa nga dito sinabi, magpa-file siya ng case na economic plunder dito sa ating dalawang water concessionaires, kasi meron silang mga trillions of pesos daw na nakuha sa mga taxpayers dahil sa mga pagbabayad ng gobyerno sa kanilang mga losses dito sa ating mga water concessionaires. Ayan. So abangan po natin sa January 2 kung anong possible na mangyari dito sa ating mga water concessionaires, at mukhang hindi maganda po yung lumalabas na balita sa ngayon. Thank you po sa inyong pakikinig at panonood sa ating nasagap na balita ngayong araw na to.